channel, The Razzy Show. So matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-vlog, kaya medyo pagpasensya nyo na. Nagpapasalamat nga pala ako sa nanood ng aking one of my videos, which is title niya ay Paano Mag-apply sa Taiwan. So may nabasa ako doon isang comment, kaya actually matagal ko nang gustong gumawa ulit ng video ng vlog. Kaso medyo busy na sa trabaho, may overtime. So minsan, ayun, nawalan ako ng time. Pero eto pa rin ako, nagawa pa rin ako ng video. Kasi ito talaga yung talaga na upload ako ng video sa YouTube. Ay, ang talaga yung gumawa ng video. So yun. And then, isa pa is nag-practice din ako mag-photography. So yung may ko dito sa Kaohsiung, Taiwan is nagkaroon ng photography class. So nag-join din ako doon. So isa din yung sa mga din, kaya nag-busy ako. And then, gumawa naman ako ng mga videos, kaso wala talaga akong time mag-edit ng video or tinatamad. So yun. So, maraming salamat nga pala sa mga subscriber ko. Ngayon nga pala is 1,000 subscriber na tayo, kaya din ako nagkaroon ng inspiration para ipagpatuloy sa video na ito. Kasi medyo dumadami na yung mga sumusuporta sa amin. At saka, sa mga hindi pa nagsasubscribe yan, sa mga bagong nakapanood ngayon itong video na ito, please subscribe, kasi marami akong balak na i-upload. For example, marunong akong magluto. I love to travel na rin. Drive a motorcycle na din. So yun, motovlog. So balak ko din gawin yung pag-uwi ko sa Pinas. Kasi medyo matagal na rin ako dito sa Taiwan. Hindi naman masyado matagal, mga 4 years lang naman. So without further ado, pag-usapan na natin ang ating topic ngayon. Today, ngayon kung magkano nga ba sinasahod ng factory worker dito sa Taiwan. So let's go! So this year, ang minimum wage ngayon dito sa Taiwan ng mga factory worker is nasa 23,800 or nasa 40,000 estimated siya. Depende yun sa palitan. So, kasi yung palitan ngayon is 1.7. So, ang buwan ngayon is December. So, nagtataas siya kapag, I think kapag mga malapit na mag-Chinese New Year, tumataas yung palitan. So, 1 peso is equals to 1.7, depende sa rate ng palitan. So, halos doble siya. So, 23,800. Ang minimum wage ngayon, 2020 or 40,000 pesos sa peso. Next year, 2021, is magtataas na siya sa 24,000 or nasa 40,800 yung minimum wage dito ngayon sa Taiwan. So, may nagtanong kasi sa akin sa YouTube kung pare-pareho daw ba ang sahod ng mga baguhan or mga matatagal na. Hindi po, pare-pareho lang po. Nagdepende lang po yan sa company. Depende sa company kung maraming incentives na binibigay yung company. So, depende na rin yan sa kung ilan yung overtime mo. So, yun. Doon nakadepende sa sahod mo kung mataas siya o mababa. So umabot ang sweldo dito sa Taiwan ng mga factory worker hanggang 80,000. So, depende rin yun sa overtime. So, ang minimum niya is mga 40,000. So, paano nga ba umabot sa 40,000? Mamaya natin pag-uusapan yan. So, pag-usapan muna natin ngayon ang tax. So, ito yung aking salary slip. So, yun. So, yung tax dito is naka-indicate. So, yung tax is every month kinakaltasan tayo ng tax dito, syempre ng government. Pero malaki ang kaltas tuwing December. December to July, I think. So, mga 6 months yata sila nagkakaltas. And then, binabalik din naman nila yan. So, ginagamit lang ng government yung pera, and then ibabalik din sa'yo. Pero may deduction na siya. Hindi na buo, pero konti lang yung deduction niya. So, kung halimbawa, nag-tax ka ng, sabihin natin na 15,000 NT. So, babawasan niya ng konti ng government, and then ibabalik yan sa'yo to the, sa soon, certain amount of time. So, I think maybe dito kasi sa amin is December binibigay yung tax. So, kung halimbawa ngayong 2019 December 2019, kinaltas na ka ng tax to July 2020.
refund mo bibigay ng December or September or depende sa company. Kasi dito sa amin kasi iba. So kadalasan kasi September binibigay yung tax. So yun. And then ano pa? So yun, overtime. So meron din yung tax yung overtime natin. At yung overtime, so mamaya natin pag-usapan yun. So deductions muna tayo. So house, kasi dito sa amin, kasi itong factory ko dito is family business siya. So may kaltas kami na may binabayaran kaming bahay, no? So nasa 2,000 NT siya. So monthly kasama na doon yung meron kaming meals ng tanghali at saka gabi. So yun. And then savings, may kinakaltas din sa amin savings every month siya. So sa ibang company kasi hindi mo pwedeng withdrawin yung savings. So sa amin kasi pwede namin withdrawin yung savings. So yun. So other deductions, mga labor, syempre labor, health insurance. So kailangan natin yan. Other deductions like kuryente. Sa ibang company kasi libre yung kuryente. So sa amin, meron kapag umabot na yung limit is may binabayaran ko kami. Pero ano lang, konti lang. So libre aircon na rin. May libre aircon na rin kami. So pag sumobra kami sa gamit, may babayara kami. Pero konti lang din. So welfare fee and so yung broker's fee. So kapag bago ka pa lang, ang broker's fee mo ay 1,800. So, pababa na pababa yan. So, next, ano ba, dumating ka dito for the first year, 1,800 yung babayaran mo for the whole year. And for the next year, 1,700. Pababa yun na pababa. So, sa iba naman company, is wala silang binabayaran ng brokers. So, pili lang. Hindi ko alam kung bakit yun. Yung ibang company kasi is malaking company siya. So, medyo galante sila pagdating sa mga employees nila. Binibigyan nila ng maraming kumbaga freebies o maraming tao dito. Basta yun, maraming freebies. Halimutan ko na medyo. So, and then, so may tinatawag din kaming bonus every year. So, alas lahat ng company dito sa Taiwan is nabibigay sila ng yearly bonus. So, depende rin sa company kung magkano ibibigay nilang bonus. So, minsan, nagre-range siya ng 5,000 to 20,000. So, depende na rin. Hindi ko alam yung iba kung magkano kasi dito, nabibigay sila mga 20,000 NT. So, yun. So, ano pa ba? So, yun, overtime. Punta tayo sa overtime kasi tumataas ang sweldo mo dito, kailangan mo dahil sa overtime. So, kailangan namin mag-overtime. Kasi kung wala kang overtime, magkano lang yung sweldo mo. Kasi may mga deductions nga yan, kung yung nasabi ko kanina. Ayun, yung deductions niya is, so halimbawa, for example, so ang minimum wage natin is 24,000. So, kapag minainosan natin ng 1/8 na broker's fee, tapos 2,000 bayad na sa accommodation, at saka yung 5,000 savings, is magkano na lang matitira. So 17,000. So 17,000 na lang matitira sa atin minus yung ano pa, yung broker's fee. So magkano na lang yun, mga nasa 25,000 yung sa peso. So para lumaki yung sweldo, kailangan natin mag-overtime. At yung overtime naman, minsan kasi may overtime, minsan wala. Meron kasing company na tulad this year is nag-pandemic, so kukunti lang yung company may overtime. So maswerte kami kasi kahit pa paano may overtime kami. Tsaka kailangan din naman mag-overtime syempre para medyo lumaki yung sweldo. So sa overtime naman, ang binabayaran ng per oras is nasa 150 per hour estimated yon. So this year tumaas na rin yata yung budget sa overtime. So kung halimbawa, nag-overtime ka ng 50 hours sa isang buwan, so estimated na yun na 7,000 NT. So 24,000 plus 7,000, malaking bagay, di ba? So kung halimbawa, umu-OT ka ng 100 hours a month, pwede mangyari yun kasi mag-work ka na ng 12 hours per day. So yun. So kamusta naman yung katawan sa overtime? Okay pa naman yung tulog mo nun. Pero pag yung umabot na yung overtime namin sa mga 150,
kasi minsan talaga kailangan namin mag-overtime kasi maraming ginagawa. Nung company para sa month na to, kailangan natin matapos yung mga ginagawa, kailangan na matapos yung orders ng customer, so kailangan natin mag-overtime. And then, ano pa? So yun, kung halimbawa isa kapag overtime ka na 150 is halos ano na lang yun, halos halos tulog na lang yung pahinga mo nun, marami nakaka-rate dito. And then ayun, masasabi ko lang sa mga gusto mag-apply dito sa Taiwan is pare-pareho lang ang sahod ng factory worker, so depende na nga din yun sa mga incentives na binibigay ng company. So depende rin sa overtime, kaya mo sumwedo dito ng minimum ay 40,000, kaya mo sumwedo hanggang 70,000, depende sa overtime. So yun. So yun ganun ang buhay dito. Kailangan mag-overtime kasi ang advantage mo naman kasi dito sa Taiwan is malapit siya sa Pilipinas. So yung biyahe is mga 1.5 hour lang. And then habang nagtatrabaho ka dito is pwede mo rin papuntahin dito yung family mo, or pwede rin sila mag-visit kasi lately, I think last year na approve ang Taiwan ng free visa para sa ating mga Pilipino. So yun. So marami na rin nagbibisit dito. So pwede nyo rin ibisita. So yun yung advantage dito sa Taiwan. Tsaka napakadaling makapasok dito sa Taiwan. Mag-apply ka lang ng agency. So kahit vocational, high school graduate ka, or kung ano man yung profession mo, pwede ka mag-apply dito sa Taiwan. Napakadali. Punta ka lang sa mga agencies din sa Manila. So mga agency is nandun nga pala sa kabilang vlog ko. So pwede ko rin ilagay dito sa description ko yung mga hiring ngayon na agency. So mag-apply kayo doon. Then kung may mga question kayo, i-type nyo lang dyan sa comment section, and then sasagutin ko po kayo kung may type po ako na mababasa ko. So yun lang po yung siguro ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Sana po kahit konti may nagkaroon kayo ng idea. So, asahan niyo po na gagawa pa rin ako ng videos about sa experiences ko dito sa Taiwan. Yun. Maraming salamat. Please click like and subscribe and share na rin po ng video na ito para makatulong na rin sa ating mga babayan. And Merry Christmas po and Happy New Year. Bye-bye.